Magandang araw sa atin lahat, sa lalong-lalo na sa mga Pinoy boxing fans around the world. Congratulations sa ating Filipino Flash, Nonito Donaire, sa kanyang 6-round knockout laban sa kanyang kalaban na si Stephen Yang, no? At siya ay pumasok na sa finals. So hintay na lang kung kanino kala Inoue at saka kay Rodriguez ang papasok sa bantamweight World Boxing Super Series Finals. Ang galing, no? Ang galing ng pagkakapanalo ni Nonito. Pero bago yan, ilan muna ang mga patalastas. Okay, nakatanggap tayo ng ilang mga tanong, no? Sa ating mga comments, sa ating mga nakaraang video na magandang pag-usapan, no? Una, yung may nagtanong na ano ba yung bakit daw merong super champion sa WBA at saka yung regular champion, no? Ano ba ang pagkakaiba nitong dalawang to? Okay, so ganito yan, no? Yan namang mga, eto actually gimmick lang to ng WBA, no? Kasi alam nyo naman, napakaraming world sanctioning body o yung mga tinatawag nating mga boxing organization na wala, actually parang wala na silang ano eh. Hindi naman sila yung nagpapatakbo talaga ng boxing, kundi yung mga promoter. Pero dahil nariyan sila, sila yung nagpapalegitimate sa mga superstar ng boxing. Pero actually, ang may control na ng mga galawan sa boxing, yung mga promoters tulad ni Bob Arum, ni Al Haymon, ni Golden Boy, at saka yung bago si Eddie Hearn pagpasok ng The Zone, no? Okay. So ano ba tong bakit may WBA Super Champion at WBA Regular Champion? O dahil nga kumikita tong WBA sa yung mga champion, nagbibigay sa kanila ng sanctioning fee. May percentage sa kinikita ng mga boksingero ang nabibigay dito sa mga world sanctioning body na to, no? So naisip na gimmick to ng WBA para dalawa yung champion nila, nagkaroon silang super champion at WBA regular champion. So sa welterweight nga, si Manny Pacquiao yung regular champion at si Keith Thurman naman yung tinatawag nating super champion. Okay? Tapos may isa pang tanong, bakit daw yung naglaban si Rung Bisay at saka si Estrada ay super flyweight, pero ang sinasabi ng inyong lingkod na sila naman daw ay junior bantamweight, no? Okay. So ganito yan, no? Kung titignan nga natin, depende yung tawag sa world sanctioning body. Kaya minsan yung 115 pounds tinatawag siya na super flyweight, at yung at sa ibang world boxing governing body naman ay tinatawag yung super flyweight na tinatawag naman junior bantamweight. Parang yung nung lumaban si Pacquiao kay Margarito, super welterweight yung tawag ng iba sa 154, at yung ibang bodies naman, ang tawag naman dito ay junior middleweight. So pareho lang yun. Ang titignan nyo para hindi kayo malito, yung kung anong weight category sila. Kung 147 yung welterweight, nagkakalito yung sa 154, super welterweight ang tawag ng iba, yung iba naman junior middleweight. Okay? So sana wala nang kalituhan dyan sa mga yan. Okay, balik tayo sa ano, no? Sa masayang-masayang mga tagahanga ng boxing sa Pilipinas at ng mga Pilipino sa iba't ibang daigdig, dahil nagpanalo, no? Naman si Donaire, Filipino Flash Donaire. At hindi lang simple yung pagkakapanalo niya, no? Etong Donaire na to, eto yung matagal na nating hindi nakikita, no? First round pa lang, grabe na, si Donaire na yung lusob ng lusob at hindi niya tinantanan. Ito yung Donaire na walang takot. Ito yung Donaire na kahit tamaan, basta makatama lang din, no? So, totally dominated ni Donaire
siguro yung mga notable lang, not notable lang na patama ni Stephen Yang sa kanya, yung sa round 2 tinamaan siya yung magtatapos na yung ring. Magtatapos na yung round, no? Tinamaan siya ng isa round, tapos nagkaroon ng kumpiyansa si Stephen Yang, kaya nung round 3 maganda na yung laban la. Syempre mas masakit manuntok si Nonito Donaire. Pagdating ng round 4, ganun pa rin ang istorya, lusob ng lusob si Donaire. Pagdating ng 5th round, nagkakapalitan na ng suntok, pero alam naman natin na yung masuntukan ni Donaire ang mas masasakit. No, hindi niya iniinda, lusob ng lusob. Ito yung Donaire na nakita natin nung araw. Syempre, ang pagkakaiba lang, medyo malakas tamaan ngayon si Donaire. Pero siguro, sinadya niya to nung naramdaman niya na wala namang epekto sa kanyang tama. Kahit nga yung tuwan-tuwa yung mga tao, dahil alam mo, pag minsan lang nakakatama yung kalaban mo, masisihan din, magpapalakpakan din pag minsan lang nakakatama. So yung mga minsan mga patama na yun, sa round 5 marami din. Pero hindi iniinda ni ano, no, ni Donaire. Siguro ito yung pagkakaiba ng pagbalik niya. Kasi galing na siya ng featherweight eh. So dalawang weight class yung binaba ni Donaire. Ito na siguro yung epekto ng pagbaba niya. Dito talaga yung lakas ni Donaire. Lahat naman ng mga yung malalakas na yung mga knockout of the year niya na dalawang beses, dito naganap sa weight na to, no, sa bantamweight. So dito rin naman sa bantamweight, nakalaban yung panahon ng rurok ng kasikatan ni Nonito Donaire. Katunayan, dito niya na knockout si Fernando Montiel, na isa sa ano, no, isa sa tinatawag natin na knockout of the year. Okay, so sa weight category na to, pinakamalakas si Donaire. Siguro yung pagbaba niya ngayon, nakatulong din yun. Napuna ko kasi parang hindi niya iniinde. Nakita niyo naman kung paano yung pinakamalakas na patama sa kanya, yung nakalaban niya si Walters, no, sa super band. Hindi ko na matiyak kung sa featherweight o super featherweight sila naglaban, na kahit na napabagsak ni Donaire, kung sa lower class, kung sa bantamweight yun, hindi nababangon si Walters eh. Pero dahil mas malaki na si Walters, mas malalaki na yung nakakalaban ni Donaire, kinakaya na yung suntok niya. At pag nakatama naman sila, yun nga, no, first time na na-knockdown si Donaire. Okay, so ibig sabihin, hindi yun talaga yung weight category ni Donaire. Ito talagang mas mababa, no, sa bantamweight siya pinakabagay. Kaya yung pagbabalik niya rito, muling naramdaman, no, yung kanyang lakas. So actually hindi niya iniinde. Kahit na lusob siya ng lusob, tinatamaan siya, magtataka ka. Nung nasa featherweight si Donaire, yung kalaban niya si Regundo, hindi ganyan yung laban niya. Parang masyado siya maingat. Pero ito wala. Parang dumadaan lang yung mga suntok sa kanya. Tinatamaan siya. Pero syempre pag sa championship na o sa Muhammad Ali trophy na yung nakasalalay, sana wag niyang gawin yun, lalo na kay Inoue, kasi baka may paglagyan siya. Pero hindi rin natin alam, malay nyo, talagang kaya niya yung suntok ng pinakamalalakas na bantamweight, no? So yun yung pagbabago nakita ko rito sa bago yung ano ni Donaire. Parang batang bata nga sa tingin ko yung tindigan niya, tsaka yung palusob, yung talagang hindi siya nag-iisip na baka masaktan ako, ano, o baka siguro sa kalaban na rin, pero hindi. Mukhang etong practice niya na to, eto yung pinagsanayan niya na mas malaki yung kalaban. Kasi kung alam niya na mas maliit sa kanya, di ba? Dahil sa utak niya ni Donaire, talagang lalaban lang yan, sa labas lang yan, no? Papatama, mas mahaba. Pero mukhang etong style niya na to, hindi niya na binago para sana kay Tete to, no? At siguro, meron malamang, merong insider si Tete na nakapagsabi na matindi ngayon sumuntok si Donaire ngayon sa baba na to. Kaya medyo natakot yung mama, kasi yung mga sakit-sakit lang sa balikat, hindi naman iniinda ng mga boxer yan eh. Si, di ba?
inuman lang ng alaksan yan, tanggal yan eh. Eh malamang, hindi susugal ni Tete. Nakakaramdam siguro siya mula sa mga naka-sparring ni Nonito. May kakaibang lakas ngayon si Nonito. At bumalik, no? Yung isa, one punch ni Donaire noong 6th round. Isang left hook niya, grabe. Ito yung panahon ni Darchenyan, ni Fernando Munchel, nung mga pinababagsak niya itong mga sikat na champion na to, no? So, nakakatuwa na muling bumalik ang Filipino Plus sa kanyang standing, no? Sa ating sa mundo ng boxing. At syempre, nung tinanong nga siya kung sino mas gusto niyang makalaban, mas gusto niya yung Japanese na si Inoue na makalaban sa World Boxing Super Series Championship. Malalaman natin yan sa May 18, no? So, muli congratulations sa ating kababayan. Alam ko, tuwan-tuwa kayo na napanood nating muli sa isang napakagandang laban itong si Nonito Donaire. Nagbago bigla lahat ng pananaw ko kay Donaire. Talagang ngayon, natitiyak ko na yung sa championship nila ng mananalo kay Inoue at Rodriguez, eh malamang kabahan na muli dito sa bagong pinakita ni Donaire na yung lakas niya na hindi niya nadala sa featherweight at super featherweight ay muli niyang dala-dala ngayon dito sa bantamweight. Kaya matakot na yung makakalaban sa championship ni Donaire. At ito sa tingin ko, yung magiging legacy na to ni Donaire. Kasi nung araw parang medyo hinahabol niya yung dami ng weight class na nag-champion si Pacquiao. Tingin ko yun yung naka-pressure sa kanya na kaya akyat siya ng akyat. Pero ngayong nag-settle down na siya, nalaman na niya na hindi niya kaya yung dalhin yung power niya unlike kay Pacquiao, eh mas magandang Donaire, mas daring na Donaire. Nakakaano kasi yung mga huling laban ni Donaire. Kaya pala ganun, nag-iingat siya kasi nga hindi niya kaya yung suntukan dun sa taas. Ngayong bumaba muli siya sa bantamweight, eh ibang Donaire na to. Isang mas matapang at isang masarap panoorin na Nonito Donaire, the Flash Donaire. Okay? So hanggang dito na lang, Bad Aratilis po.